Hello guys, good morning and welcome back to my channel guys. So bali yung content ng ating vlog ngayon guys, ipapakita ko sa inyo kung paano ako mag-incubate or paano ako magsisimula mag-incubate na ating egg ng itlog doon sa ating ginawang egg incubator. So ito po guys yung process na ginagawa ko. Ipapakita ko dito sa ating content dito sa ating vlog. Okay? So bago natin umpisan yung ating sa ating pagturo ng paano mag kung anong gagawin doon sa ating mga itlog bago incubate sa ating egg incubator. So pakita ko muna sa inyo guys yung ating mga manok ditong natira dito sa ating mini farm. So ito guys, meron po tayo dito ang mga sisyo na mga bisaya na chicken. Bisaya. Bale, yung purpose nito guys, pang ulam lang ito. So yan. Dito po. Yan. So malalakas po sila guys at malalaki na rin. So yun po. At pakita ko rin sa inyo guys itong mga natin mga natirang black astrolope at saka yan, mga Rhode Island Red. Ito po yung mga sisyo guys, iba yan. At doon po sa ilalim dito pa sa ilalim mga ibang black astrolope, pinaghalo ko na po yan guys at doon yung isang row na Rhode Island Red. So yun guys, yun lang mga sisyo na natira dito or mga manok ko dito sa ating mini farm. So ngayon guys, proceed na tayo sa ating tutorial kung anong ginagawa ko sa mga itlog bago incubate sa ating DIY na egg incubator. So kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, please do the subscribe and click the notification bell para update ka sa mga videos ina-upload ko. Okay? Kung ano pinitin natin, tara, gawin na natin to. So bali guys, wala po muna akong papakita sa inyo na itlog na Rhode Island Red kasi nga yung ating mga manok na ibenta natin, so kaunti lang yung ating harvest na mga itlog ng Rhode Island Red, tapos yung iba inulam po. So yung ginawa po ng nanay ko, since wala po ako dito masyado sa bahay, so sila po nagbabantay ng ating mini farm dito. So inilagay nila dito, ilagay po muna nila dito sa manok. Yan. So pinalimliman muna guys ng aking nanay dito sa manok since na hindi pa ako yan po guys. Masalong magkalo po yan ng itlog ng Rhode Island Red tsaka native na mga Bisaya dito sa amin. So bale, hindi muna ako nag-incubate pero tuturo ko sa inyo guys kung paano ito, paano ako mag-incubate ng mga itlog ng mga Rhode Island Red tsaka Black Astrolope. Okay guys, tara punta natin yung ating ginawang egg incubator. Okay? So, ito na guys, ipapakita natin sa inyo yung ating ginawang DIY na egg incubator. So, ito po siya guys, yung ating DIY na egg incubator. Yan. So, ating nakikita guys, di umilaw kasi nga wala po tayo na-incubate ng mga itlog ng mga Rhode Island Red. So ito din guys yung ating hatcher. So ito po guys yung ating hatcher. So naka-separate po yan guys, ito yung egg incubator. Dito natin napapainit yung mga itlog natin ng mga itlog ng mga Rhode Island Red. Tsaka kapag malapit na silang mapisa o mag-hatch na ito, dito ko sila inilipat sa ating hatcher. Okay? So, ito na guys, mag-umpisa na tayo kung paano po guys ino-incubate yung ating mga itlog. So, meron po tayo rito ng itlog guys. O, bali, example na ito guys kasi nga wala akong available na itlog na Rhode Island Red. So, ito na lang guys ang sample. Example po ito guys, itlog po ito ng BB. So, sa pag-harvest ng itlog natin guys sa ating mga alagang mga manok, bali, 5 days. Kung ilan yung na-collect mo na itlog sa, within 5 days, yun lang guys yung isang grupo na ilagay natin doon sa ating egg incubator. So bali, first batch sila yun. So ito guys, sinabi ko nga sa inyo na yung pag-harvest na itlog bago ilagay sa ating egg incubator, bali 5 days. Kung ilan lahat yung mga itlog na na-harvest mo within 5 days guys, yun lang yung grupo na mga itlog na ilalagay mo doon sa first batch na ating egg incubator. So, bale, according sa experience ko guys, 5 days na ako nag-iipon ng mga itlog bago ko ilagay sa ating egg incubator para sigurado tayong buhay po guys yung ating similyado ito sa loob natin mga itlog. So, yung next na gagawin ko pagkatapos na mag-harvest guys, maglalagay ako ng date. For example, yung date niyan is January
January 24. Maglalagay po ako gamit po guys yung lapis. So magkaroon ako dito ng date na 24. Lahat yan guys, lalagyan ko ng number ng date na 24 para magbibilang na ako from 24, magbibilang ako ng araw hanggang 21 days para makita ko doon sa kalendaryo kung kailan sila mag-hatch. Basta yung hatching ng ating mga itlog guys, 20 or 21 days, minsan umabot ang 22 days. So, lahat yun guys, lalagyan ko dito sa ating, lahat ito guys, lalagyan ko ng date, ng ngayong date para sabay rin sila mapisa kapag darating yung hatching stage. Okay, guys, pagkatapos kong maglagay ng numero dito sa ating mga itlog, so next kong gagawin guys, since manual incubator lang ginagamit natin, so manual turner lang guys, ito yung mga itlog, yung lahat ng mga number o mayroong date sa itaas, ilalagay ko dito, i-position ko sa itaas. Balik tong box nito guys, ito yung magiging silbing tray doon sa ating egg incubator. So lahat na ng may number 24, assuming guys, mayroong date ng number 24. Lahat ng mga itlog dito guys, ito, nakaposition po ito guys sa lahat, nakaposition po lahat ng mayroong number dito sa itaas. Yung pag-turn nito guys, kung dito yung number sa itaas, yung pag-turn nito is doon na siya sa ilalim. So, yan guys yung pangalawa kong ginagawa dito sa ating pag-incubate. So, next ating gagawin guys, syempre, iayusin na natin yung ating incubator. Okay? Hatcher, at saka ito yung ating egg incubator. So, bale, yung next ating gagawin guys, kapag okay na tayo doon sa ating mga itlog, nilagay natin sa kanyang tray niya. So, ang next ating gagawin guys, ito, yung ating egg incubator. So, yung gagawin natin, start po natin siya. Bale, start po muna natin ating egg incubator guys, no? Yan. So, ating nakikita guys, umilaw na yung ating egg incubator. So, next natin gagawin guys, itong egg incubator, hindi na natin gagalawin pa guys kasi nakaset na ito sa time. So, yung mag-on siya ng 36.5, tapos kapag sumubra ng 36.5, automatic mag-off na siya ng 37.0. So, tandaan po natin guys, yung ating thermostat na ito guys, taga-patay-sin din lang na ating egg incubator. Hindi po siya talagang nagbabasa or di po siya talaga guys na yung nagre-rely na kung ano talaga yung init doon sa loob. So, bali yung purpose nito, taga-patay-sin din lang. So, yung ginagawa ko rito guys, para mabasa ko yung init talaga doon sa loob, gumagamit po ako nito ng human thermometer guys. So, nakaset nito guys, 36.5, iilaw. Ito, lapitan po natin guys. Dito. So, ito guys, umilaw po siya. 36.5 iilaw, tapos 37.0 kusa mamatay itong egg incubator natin kapag umabot na doon sa ating init na need natin dito sa ating incubator. So, ating nakikita guys, ito, papakita ko yung loob niya. So, wala po siyang laman na itlog kasi nga hindi pa ako nag-incubate. So, may dalawa po siyang ilaw sa itaas at meron itong isang ilaw sa ibaba. Yan. So, itong tray guys, ito yung magsisilbing higaan or sitter ng mga ating itlog. So, next ating gagawin, ito. Ilalagay na natin yung ating itlog guys. So, ito po kanyang position ng log. Siguraduhin po natin guys, yan, sa itaas po siya. At yung number na 24 na yun guys, yung date na number, dapat sa itaas po siya. So, 3 times po tayong mag-iikot ng ating mga itlog. So, 7 a.m. ng umaga, 12 noon ng tanghali, tsaka 8 p.m. ng gabi. So, sa pagpaikot naman guys, bale, kung 24, kung number 24 dito sa itaas, sa unang salang mo, 24 po siya. Sa halimbawa, bukas, ngayon ka nagsalang, mag-umpisa ka ng paikot bukas ng umaga. So, mag-start ka ng 7. So, sa 7 na yun, gigising ka, hindi naman exactly na 7 a.m. So, mga 7:30 as long na mayroon 7. Tapos, bukas ng 7, mag-start ka ng ikot ng ganito guys. So, 24 ito, dito lang siya sa ibaba. Pag umabot ng 12 noon or ng tanghali, ibalik naman yung
number sa itaas. Pag yan, ganyan po guys pag ikot. Paggabi naman 8 p.m. si ikot ulit natin siya. Yan. Ganyan lang guys yung pagpaikot ng mga itlog dito sa ating manual egg incubator. Okay? So, yun lang guys yung ating pag-turn or pagpaikot dito sa mga itlog. Ganun guys yung pag-ikot ko dito sa ating manual egg incubator. Iniikot ko siya ng 3 times a day. Okay? So, tandaan po natin guys yung pagbubukas ng ating egg incubator kapag iikutin lang natin yung mga itlog. Yung pag-ikot na, yung pagbukas po guys ng ating egg incubator kung saan kung time lang ng pag-iikot. So, wag po natin palaging buksan yung ating egg incubator kasi nga baka hindi ma-consume talaga ng itlog yung init na kailangan na nila dito sa ating egg incubator kapag palaging nagbubukas tayo. So, yung dapat pagbukas ng incubator kapag tuwing mag-iikot lang tayo ng itlog. So, 7 a.m., 12 noon at saka 8 p.m. po yung ating pagbukas ng ating mga egg incubator. At saka yung time din ng pagka-handling. Okay, so bali guys, mag-stay po dito yung ating mga itlog ng 1 to 18 days. So magbilang lang tayo ng, umpisa ngayon ng unang araw ng pagsalang natin, hintay lang tayo ng 18 days. Okay, so bali, hindi na po ako naglalagay dito ng tubig guys. Kasi nga, yung kailangan lang muna dito sa ating manual incubator, yung init, yun yung kailangan muna ng mga itlog natin. So, after ng 18 days guys, kung yung mga... Ay, doon muna tayo guys sa pagkakandling. So, nagkakandling po ako guys ng 10 to 15 days. Sa pagkandling guys, ganito lang ginagawa ko guys sa pagkakandling. Gumagamit po ako ng lights ng cellphone. Gumagamit po ako ng ito, cellphone, light ng cellphone. Tapos, for example, umabot na ito yung itlog natin ng 15 days or 10, 11, 12, 13, 14, 15 days. So, magkakandling lang ko, guys. Ganito lang, guys, yung ating pagkakandling. So, tinatapat ko rito yung ating, yan, yung ating light dito sa ating cellphone dito para makita po natin. Kung itsura po, guys, niya ng ito, gatulad ito, itlog po ito ng BB, guys. So, balot na ito. Yan. So, ating nakikita rito, mayroong mga ugat sa loob. So, kapag ganito yung itsura, guys, good po ito guys, maganda po ito na development nating mga sisyo doon sa loob nating itlog. So ganito lang guys yung pagkandling. Okay? So pagkakandling 11 or 15 days po ako nagkakandling. According po yan guys sa experience sa pag-incubate ko ng mga itlog. Okay? For example, dito kung ang inyong pagkakandling guys, wala kayong nakitang kahit anong ugat o na-development doon sa loob nating itlog. So, kung yung itsura pa rin ng itlog is katulad sa fresh eggs pa lang, so yung gagawin niyo guys, tatanggalin niyo na dito sa loob nating egg incubator. Kasi kung hindi niyo tatanggalin yan, baka may tendency na sasabog yung ating itlog na ating incubate dito dahil yung pagkasabog na yun, nagkukos yun ng pagkabaog. So, sasabog talaga yung mga itlog na yan. So, for example guys, umabot ito ng 18 days. Kapag 18 days na guys, syempre, tatanggalin na natin itong grupo na ito guys. Tapos, ililipat po natin dito guys sa kanyang hatcher. Okay? Ilipat po natin sa kanyang hatcher. Yan. Ito po yung ating hatcher guys. Dito na po tayo guys. Dito na po tayo guys maglalagay ng maraming tubig. Kasi nga kailangan na yun ng mga itlog ng mas malakas pang humidity. So, yun. Hintayin na lang guys hanggang umabot dito. Pag 18 days sa incubator, dito na ililipat 18 days hanggang mag 22 days or 21 days. Hanggang mag-hatch po sila guys hanggang lumabas na yung sisyo dun sa ating mga itlog. Okay guys? So, bali sa hatcher naman guys. Ganun pa rin yung proseso. Yan. At maglalagay tayo ng tubig. Rito banda. Yan. So, alimbawa, nailipat na natin dito guys. Yung tanong kung pwede pa ikutin pag umabot ng 18 days, yes. Yung sagot dito, yes. Kasi ikutin pa rin natin guys. Hanggang walang bitak na lumabas, ikutin pa rin natin hanggang umabot ng 20 days. Bali, ang purpose ng pag-ikot dito guys, dito sa hatcher natin na incubator. So, para makita po natin kung saan may bitak. Halimbawa, yan. Pag-ikot natin, may nakita tayong bitak dito. Ito ba, ang dami bitak na.
So, hindi na natin yan guys ikutin. Hintayin na natin mag-hatch. Yan. Pero yung ibang kasama ng itlog dito, halimbawa punong-punong ito na itlog, kapag habang wala pa talagang bitak yung mga itlog, so, still pa rin guys na ikutin natin. Pero kapag meron ng bitak na yung isang itlog or ibang grupo na itlog na meron ng bitak, wag nyo na guys ikutin pa yung merong bitak na mga itlog. So, yung ikutin nyo lang guys yung wala pang nabibitak na mga itlog. Yung hindi na ikutin yung mayroong bitak na itlog. Yung purpose lang guys ng kapag mayroon ng bitak, halimbawa may bitak rito, stay lang niyo guys ko sa ibabaw yung mayroong bitak na itlog para mas madaling makalabas yung ating mga sisiyo. Pero kapag walang bitak, ulitin ko, kapag walang bitak, sige lang. Paikutin pa rin kasi nga minsan nagbibitak kasi dito sa ilalim. Kapag ang purpose na yun guys ng pag-ikot natin kahit 18 days na or hanggang hatching stage na para makita po natin kung saan ang bitak. For example, halimbawa itong itlog na ito dito sa ilalim ng bitak. So ikutin natin, makikita natin mayroong bitak dyan. Yan po guys yung purpose ng pag-ikot pa rin kahit hatching stage na siya. Doon lang tayo titigil ng pagpaikot kapag mayroon na siyang bitak. At ipapwesto po ito yung bitak na yun guys paibabaw para hindi po mahirapan yung ating mga sisiyo. Yun lang guys yung ating dito sa part ng hatching stage na dito sa ating box ng hatcher na ating egg incubator. Okay? So yun lang guys, yun lang yung aking pamaraan kung paano ako mag-incubate ng mga itlog ng mga Rhode Island Red tsaka Black Aster Loop. So dito din ako nagpapapisa sa ating hatcher at dito ko in-incubate, pinapainit yung mga itlog. So yun lang guys, kung mayroon kayong katanungan na hindi nyo na-gets guys, pwede kayo mag-comment dito sa ating YouTube channel sa video nito para kahit papaano makareply ako at mag-guide ko kayo. So yun lang guys, and thank you guys for watching.